Hi guys, this is Legitrix and sa video na ito ay tuturuan ko kayo kung paano i-turn on at i-turn off ang notifications sa Mimicry app or sa Mimicry game at i-turn on at i-turn off ang invitation sa larong ito. Pero kung bago ka pa lang sa channel na ito, huwag kalimutang i-like ang video, i-subscribe ang channel at i-click na din ang all notifications. Para pag meron kami mga bagong legit na videos ay updated ka. Pero bago muna tayo magpatuloy ay intro muna. Sa video na ito guys ay meron akong bagong information or knowledge kung paano i-turn on at i-turn off ang notification sa Mimicry game. At i-turn on at i-turn off din yung invitation. So ngayon guys, ang gagawin lang natin ay i-tap dito yung Mimicry app. As you can see guys, ito yung dashboard ng Mimicry. Then dito sa itaas ay meron kayong makikitang human icon na dalawa. I-tap natin to. So, ito yung mga friends mo or mga friends list na ito yung in-add friends mo noon. Pero, the question is, paano nga ba i-turn off yung invitation at i-turn on yung invitation? Or kaya, i-turn on at i-turn off yung notification sa friends list mo. Tap natin tong eye icon. You can invite your friends to the game by clicking the plus button on the team menu. So, okay natin yan. So ngayon guys, ay tuturuan ko muna kayo kung paano mag-imbita ng friends. Ang gagawin lang natin ay itap itong play with friends at i-click ang create a team. So ngayon guys, pwede tayong mag-invite ng ating friends or kaya hindi friends dito sa dashboard na ito. So ngayon, paano mag-invite ng mga friends na hindi po mo pa listed sa friends list mo? Ang gagawin mo lang ay itap itong make the team public para makita yan ang publiko. Pero kung friends mo na siya, ay itap lang itong plus sign na nakikita nyo ngayon. Ayan, so ang gagawin nyo lang ay itap ang invite. Ito yan, so invite nyo yan, ipang-tap nyo yung mga invite na yan. Or kaya, i-copy ang information na to at i-send via messenger yung link na para or pumasok sila sa team mo. So, ganun lang guys, pag-imbita ng mga friends dito sa inyong Mimicry game. So, tap mo natin itong X. So, kuya, paano naman po pag hindi ko naman gusto na imbitahin ako ng mga friends ko sa paglalaro ng Mimicry game? So, itap mo lang itong human icon. Ayan. At pwede mo naman silang i-delete. Ayan, para hindi ka talaga maimbita ng mga friends mo. Kasi pag dininit mo yan, ay hindi mo na siya yung friends. Pero meron namang paraan para hindi kayo maimbita na yung friends o kaya tinatawag nating turn on at turn off notifications sa application. Pag sinasabi nating turn on notification at turn off notification, pag turn on, ibig sabihin yan ay manonotify ka kung inibita ka niya sa paglalaro ng Mimicry game. Pero pag turn off naman, ibig sabihin yan ay walang permiso yung applications mo na mag-invite ng friends sa Mimicry game. So, paano nga ba natin i-turn on at i-turn off yung Mimicry notification? So, ang gagawin nyo lang ay i-close muna natin tong application na to. Ayan. So, dito sa settings guys, sa inyong phones, ay make sure naka-system update yan. Software update. I-tap nyo lang yung software update ninyo. Nakailang ulit na kasi ako nakapag-update sa software ko. So, yan guys. So, pagkatapos ipong ma-update ang inyong mga software, so dito sa search tab guys, ay type natin yung permissions. Ayan. So, meron kayo nakikitang permission manager sa app management, permission manager sa privacy, at sa app management permissions sa privacy. So, ngayon ay itap lang natin tong permission manager sa ating app management kasi nandito lahat yung app list. Ayan. So, ngayon nandito na kayo sa app list, ay itap lang app list.
at hanapin natin yung mimicry game. Ayan, so tap natin tong mimicry game. As you can see guys, ito yung settings na nagdadala ng notification sa inyo. So ang gagawin nyo lang ay itap ang manage notifications. Ayan, kung hindi nyo gusto ma-invita na inyong friends sa inyong friends list or kaya hindi nyo gusto mo-notify sa mimicry game, ay i-off lang itong allow notification. So, pagkatapos yung ma-off yan, ay hindi na po kayo manonotify ng imbita sa inyo or kaya mimicry friends list ninyo. At dito naman sa permissions, ayan guys, so no permissions din. Ibig sabihin yan, lahat mga settings sa mimicry game ay inallow mo. So, ang gagawin mo lang ay i-off itong remove permissions if app isn't used. Ayan. So, ayan guys, back tayo. So, ayun, sa manage notifications at permissions, ito ay na-off mo na. Ibig sabihin yan, yung mga friends mo sa friend list, pag nag-invite sila sa'yo, ay hindi ka na mononotify. So, ayun guys, back tayo. So, ayun guys, kung hindi mo naman gusto maglaro ng mimicry game, for now, kasi busy ka, so you can uninstall naman the mimicry game. Or kaya mag-clear cache or clear data. Ang gagawin nyo lang ay itap ang app info, ayan, at itap ang storage use, at itap itong clear cache and clear data. Kung hindi mo gustong maglaro ng mimicry game. So, ayan guys. Pero pagka clear cache mo or pagka clear data mo na, lahat ng mga informations mo ay mawawala. So, make sure lang na kanakalink yung account mo sa mimicry game sa Google para hindi mawala yung account mo pag gusto mo nang bumalik. Ayan guys, so kung gusto, kung meron pa po kayo mga tanong, i-comment lang yan sa comment section. At kung nagustuhan mo ang video ito at gusto mo ng mga video na gaya nito, ay huwag kalimutang i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click na din ang all notifications para pag meron kami mga bagong legit na videos, ay updated ka. Maraming salamat po. Keep safe.